Madam Chair, siguro na-mention nyo kasi yung Kaliwa Dam na parang design. Di ba ang tagal-tagal na netong Kaliwa Dam, hanggang ngayon design pa rin yung pinag-uusapan. In fact, during the time of the previous administration, na-award na to eh. So I assume may design na to. Eh ngayon, design pa rin yung pinag-uusapan natin. Eh by the time matapos yung design, parang feasibility study lang yan na ano, every change in government, there's always a new feasibility study. So I assume yung design na yan, worst case scenario, pwede isang taon yan, wala pa rin tayong design. And at the meantime, nandyan yung problema natin na kailangan pala natin ng 500, 600. Baka tapos na yung term ni Presidente, hindi pa nasisimulan itong Kaliwa Dam. And then another government may come in, another change in design na naman tayo ulit. Diba? Yung vicious cycle na walang continuity, parang hindi napuputol eh. Kaya laging nagkakaroon tayo ng problema, whether sa water or electricity. And at the end of the day, ang nagsasuffer yung mga kamabayan natin. Kaya parang for me, it's unacceptable na design yung iniintay natin for Kaliwa Dam. Madam Chair, kasama po yun. Go ahead. Madam Chair, kasama po yun sa contract. So they are design and build. So yung 6 months na yung period will be given to the Chinese contractor to finish their design. Tapos na po yung mga feasibility study, tapos na po yung lahat. Yung design na lang po is to just to make the engineering. Hindi po ako technical, but after that, yung 6 months period na yun, they should come up with a... Pero di ba ho PPP na dati tong Kaliwa? Opo. So may design na ho, I assume may design na. Bakit hindi ho tinuloy na lang yung PPP and we had to go and get another contractor for Kaliwa Dam? I believe during that time po, yung PPP, yung pinag-usapan lang po doon is funding requirements. So the adjustment of funding was made during that time. So from 18 billion, naging 12.2 billion po yung sa Kaliwa Dam when we entered into a Chinese order po. Okay, I'm sorry. So kailan umpisahan ang Kaliwa Dam? After, ano po, yung within 6 months po, next year, Madam Chair. Within 6 months. Okay, okay. Mr. Estrellado, briefly because we need to suspend. Yes, ma'am. Yung wala pa ho yung treat, pag matapos man yung Kaliwa Dam, kung hindi pa namin gagawin yung treatment plant saka conveyance, hindi ho siya magagamit. Ang worry ho, kasi nga ngayon, kailangan namin ng linaw tungkol sa concession. Dahil ho, siguradong yung conveyance at treatment plant, lalagpas na ho yan ng 2022. So dapat ho medyo mag-align ho tayo dahil ayaw ho natin lahat mawala ng tubig in the coming years. Kailangan ho talaga, very critical ho, magkaroon tayo ng decision dyan. Okay, thank you. Just close. Administrator, kanina narinig ko that the concessionaires are willing to renegotiate. No? Ano yung timetable natin dito? Dahil there's meron naman na nakikita kong meeting of the minds. No? So anong timetable nakikita natin dito? And it affects also future plans eh. Kung may uncertainty na ganito, it affects many things. So, ang bola actually ngayon, nasa kamay na ng gobyerno. May pinaprepare din po kaming other submission to the president that... Well, within as soon na 10 days? 15 days? Ito po, yung ano, may... Ito na, may within the month. Within the month po. Okay. Okay. Actually, ang puntos talaga ng hearing na to ay marinig kung kailangan natin ng Water Regulatory Agency, one regulatory agency or water agency. So I would like to request our guests here today to please submit a position paper on that so we can take note. And I hope, I wish we had more time. So I would have called Madam Chair, you. Before ka mag-close, one last point na lang. Kasi napag-uusapan lang natin yung problema ng tubig ng Metro Manila. I've gone to different provinces, whether punta ka sa Cebu, problema din ng tubig. Sino bang government agency yung pwedeng matanungan at malaman ano bang plano natin pagdating dun sa tubig natin sa buong bansa at hindi lang sa Metro Manila? Is it the Water Resources Board? Is it LUWA? No, it's LUWA because our mandate po namin ay to deliver tubig sa kabahayan. Well, unfortunately po, in the last 3 years, we have been trying to get funds but we could have none. Actually, for this year alone, for 2020, we were requesting for 3.9 billion. They gave us 325. So with the money that we're having, we cannot really cater to the needs of the people. Lalo na po ngayon, nakikita lang natin Metro Manila because there are about 17 million users dito.
But nationwide, we have more than that. We have 100 million. But your budget is more for administrative, right? Because you have concessionaires that are actually bringing the water to the households. Am I correct? Yung ano po namin, ang luwa po, we get funds coming from the GAA. I know. So what is your main function? Kayo mismo regulate. We regulate the water district. Regulation, yes. Pero hindi naman kayo nagtatayo ng mga infrastructure, no, di ba? No, we do not. We give them loans. Kayo yung nagbibigay ng loan. We're lending them. Hindi, kaya nga kayo magbibigay ng loan. Dapat ang kukunin natin mga concessionaires, yung kaya nilang magpatayo na hindi na kailangan kumuha ng loan sa inyo. Kasi ibig sabihin din yung kanilang credit standing, kung hihiram pa sa inyo at hindi makakahiram sa iba, ibig sabihin hindi sila capable. Para lang po maliwanagan natin, we have more than 300 water districts who have 3,000 and less. Yung mga concessionaires like Manila Water will not indulge their time. This is supposed to be the government share of public service. Okay. So if you can please submit your position on the creation of a new water agency. And so for today, I think ang pinaka iniisip natin ngayon ay papanot natin masisiguro na hindi titigil ang supply ng tubig. Yun ang pinakamalaking problema. At sa nakikita ko sa ngayon, talagang naging pabaya ang mga nakarang MWSS para makahanap ng bagong source. At ang ating gobyerno naman kumapit sa patalim at sumama sa magbibigay ng kontrata sa atin para ayusin ang sistema ng tubig. So siguro, pag ngayon sa renegotiation, gawin nating mabilis ang negosasyon pero maayos at makatarungan. So with that, we need to suspend this hearing for now with a continuation soon. Thank you.